sa Lord, Lord, ito po ba ang reward? Sabi ko, pero yung pong pagtatanong ko na yun, pagtatanong lamang po, pagtatanong ko lang sa Panginoon, pero alam ko ang Lord ay punong-puno ng pagpapala. Hindi lumilimot sa mga pangako niya sa atin. Kaya yung time na yun, bigay pa rin ako ng bigay, sige bigay. Sapagkat alam ko, hindi naman tayo after to sa mga bagay na yun. Ang alam natin, sumusunod tayo sa Diyos. Amen? Na tinutupad natin ang pangako namin sa Panginoon sa pagbibigay natin. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kasi 2010, alam ko po na yun na po talaga ang perfectong oras, perfectong time na ibinigay ng Panginoon. Kasi 2010 po, nabiyayaan ng Panginoon ang asawa ko ng makapagtrabaho sa abroad. Amen? At sa kapurihan po ng Panginoon, 4 na taon na po siya na nasa abroad ngayon. At punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng biyaya, yung dating maliit na tithes ngayon, malaki na po ang tithes. Amen? Amen? Kaya po, wag po tayong magsasawa. Huwag tayong manghimagod. Huwag tayong pagod na ako. Pagod na ako. Sabi nga, don't quit. Huwag tayo mag-quit. Alam niyo po yung salitang quit na yan? Napakalalim po sa puso ko niyan. Alam niyo, yung don't quit na yan, nakalagay pa po yan sa harapan ng mesa namin. Hindi ko po alam kung sino po ang nagbigay sa akin ng magandang mensahe na yan. Hindi ko po alam kung si Pastora Chiki o si Pastor Ricky. Ayan po ang nakapaloob. Sabi dyan, ano sabi dyan? Huwag kang mag-quit. Dumaranas ka ba ng kahirapan? Dumaranas ka ng parang hirap-hirap ka na sa buhay? Dumaranas ka ng mga kalungkutan? Parang ayaw mo na magbigay, wala namang nangyayari. Huwag po, kasi ang sabi dyan, ayan eh, malapit na. Ibibigay na ng Panginoon sa kapatitigil. Amen? Ano sabi rito? Sabi rito, ito yung pinaka-paborito ko. So stick to the fight when your heart is hit. It's when things seem worse that you must not quit. Sabi rito, huwag tayong mag-quit. Kahit na dumaranas tayo ng mga bagay-bagay, huwag, tuloy lang sa pagbibigay. Tuloy. Kasi sa takdang panahon, may perfectong time, may perfectong oras na ibibigay ang Diyos para sa atin. Amen? Amen po mga kapatid? Amen! Hallelujah! Kaya po, meron naman po akong ipapaalala sa inyo mga kapatid. Sino po ba rito yung mga nag-pledge sa Lord? Amen! Taas po ang kamay ng mga nangako para po sa church rental natin. Amen! Amen! Alam ko po marami po kasi meron po kaming listahan doon. Di po ba nung tayo po ay naglista ng pangalan natin at nangako po tayo na ibibigay natin yon para sa Panginoon? Kanino po ba tayo nangako? Sa Panginoon. Hindi po tayo nangako kay Ate Jim, kay Ate Christine, sa atin, kay Pastor Ricky. Hindi po tayo nangako sa kanila. Nangako po tayo sa Panginoon kasi wala pong pilitan yon. Alam niyo po ang sabi sa mga ngaral 5 verse 2, sabi po rito, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipinapangako mo sa Kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Amen? Amen po ba? Amen! Kaya po, nangako tayo sa Panginoon, sundin po natin yon, tuparin po natin yon sapagkat andun po ang reward ng Lord sa atin. Ibibigay hindi po tayo at kukulangin ng Lord. Amen? At saka isa pa po, sino po ang nakatanggap ng sobre na sa ating radio anniversary? Sino po? Taas po ang kamay. Amen! Hallelujah! Alam ko po, marami po talagang binigyan. Halos lahat po tayo. Amen! Yun po ay malapit na po ang ating radio anniversary. Ibigay po natin yon. Lagyan po natin malaki naman sapagkat malaki ang pagpapala ng Panginoon. Sino rin po ang nakatanggap ng mga altansya? Amen! Hallelujah! Alam niyo po yung mga altansya yon? Para po yun sa radio anniversary natin. Kaya po, i-ready na po rin natin yon. Amen? Hallelujah! E sino po yung nakatanggap ng sobre para po sa lingkod ng Diyos? Yung sa Father's Day po.
Amen. At narinig po natin ang lingkod ng Diyos, hindi po niya yan aangkinin, hindi po niya yung kukunin, pagkos ibibigay niya daw po yun sa gawain ng ating Panginoon. Sino po ang nakatanggap noon at hindi pa po na ibabalik? Amen. Ibalik po natin yun kasi kailangan po natin yun. Magtulong-tulong po tayo sa ikaunad sa para maging matagumpay po ang ating gawain. Amen. Hallelujah. Sister Christine, napakarami naman po yata ng binabanggit mo. Alam niyo po ba, sa napakaraming bagay na yan, nandiyan po nakapaloob ang pagpapala ng Panginoon? Amen? Kapag nakita ng Lord na ikaw ay nagtatapat, kapag nakita ng Panginoon na natouch mo ang heart ng Lord, andun talaga. Alam niyo sa salitang text, alam niyo po, maliit na may sinkwento na lang po. Yung anak ko, natouch talaga yung heart ko. Kasi, mayroon silang parang pictorial. Tapos, mayroon parang reward sa kanila na Jollibee daw. Pero alam nyo, yung hamburger hindi niya kinain, inuwi niya po sa bahay. Pagdating sa bahay, kinukuha ng dalawang kapatid niya. Ang sabi ng anak ko, para kay mama yan. Alam nyo, nung pagkisip ko, binigay niya sa akin. Alam nyo talaga yung puso ko, talagang, totoo po pala talaga umiiyak ang puso, no? Amen. Kasi naranasan ko sa, nakita ko na natouch na lang ang heart ko. Sabi ko, ang anak ko sobrang bait. Kinihingi ng kapatid, pwede niya kainin, pero tinira niya para sa akin. Alam niyo, nung natouch ang heart ko, sabi ko, ibibili ko yung anak ko ng maganda. Sabi ko ganun. Eh sabi niya, ma, kailangan ko ng notebook. Alam niyo kung ano ginawa ko? Ibinili ko siya ng the best na notebook. Ibinili ko siya ng maganda, mamahalin. Ibinili ko siya talaga ng pinakamaganda. Hindi lang sa tabi-tabi sa SM ko pa talaga binili. Pinuntahan ko doon. Alam niyo kasi natouch talaga ang heart ko eh. Eh ako nanay lang po ako, di ba? How much more ang Lord na kapag nakita ang puso mo, natouch mo ang heart ng Lord, ibibigay talaga sa iyo ang pinaka-the best. Amen? Kaya kailangan natin yung pinaka-the best talaga na ibigay sa Panginoon. Yung importante, yung mahalaga, yun ang ibigay natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya huwag tayo magsawa, huwag tayo maghimagot. Ibigay natin ang pinaka-the best sa Lord sapagkat sa perpektong oras. Hallelujah! Pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Amen! At ibabalik sa atin ng Diyos yan, siksikliglig, umapa, walang sukat, ikalagyan. Sige po, magbigay po tayo ng pinaka-the best sa Lord.
Yes, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming po salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa bawat kamay na nagkaloob, God. Hallelujah, patuloy mo po silang pagpalain. Patuloy mo, Panginoon, i-multiply ang lahat, Panginoon, na kanilang mga pinagkakakitaan. I-bless mo pa silang, Panginoon, higit pa po sa kanilang mga inaasahan. At sa mga kapatid ko na sa oras nito, Lord, may nasa ang heart na magbigay. Lord, i-bless mo sila. Pagpalain mo sila, Father God, para maranasan din po nila, Panginoon, ang pagpapala at tunay, Lord, na maging kabahagi rin po sila, Panginoon, sa gawain ito, Lord. At Panginoon, salamat po sa salaping malilikong, Father God, tunay po ito'y nagagamit sa kaluluwalhati na dakila mo pangalan. Ama, multiply mo po ito ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen and amen. Sige po, alam ko po na ang bawat isa ay excited na pong makinig ng mensaheng buhat sa pinakapuso ng ating Panginoon. Tayo na po lahat ay magtaas ng kamay. Hallelujah. Tayo po lahat ay pumikit at yung muko. Hallelujah, Jesus, sapagkat dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa oras na ito. Sa oras po ito, muli po nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala po iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Temple.
worship you. We are giving our precious time, Father God, to stay in your presence and dwell in your presence, Lord, and to listen to your word, oh God. Hallelujah. And Party God, we know and we believe that this day is a day of salvation for us, a day of healing for us, a day of miracle for us, Lord. Lord, this day, you will grant the good request of our heart. And Lord, we know and we believe something great, Father God, is in store for us this day. Not only for us, but even for all our loved ones and relatives. So, Father, in advance, we just want to say thank you, Lord. Sabihin natin sa Panginoon, salamat! Wala na pang mga boses sa iba. Ang sabi ko ay sabihin natin, salamat Panginoon! Salamat Lord! Hindi ba, dinitingnan lang yung katabi. Sabihin natin, thank you Lord! Thank you Lord! Mas malakas, thank you Lord! Thank you Lord! At tumulong ng mas mataas! Lord! Hindi ba, hindi naman tumatalon. Kailangan, you can sit down. Kailangan, dalawa ang preaching natin dito, Tagalog at English. No? Kaya, mag-preach tayo in Tagalog, tapos mag-preach tayo in English. Ang parang natin. Gets nyo? Sabi mo nga sa katabi mo, gets mo ba? Okay. So, in the book of Proverbs 11 verse 30 says, Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. The fruit of the righteous, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Ang sabi ko noon, ang bunga ng mga matutuwid ay puno ng buhay. At siya na naglilintas ng mga buhay o ng kaluluwa ay matalino. He who that wins souls is wise. Pag-isabi natin, he that wins souls is wise. Yeah, yan ang sabi ng Proverbs 11:30. He who wins souls is wise. Yung mga nagliligtas ng kaluluwa. Nag-aakay ng mga kaluluwa patungo sa kaligtasan. So, kanawaan mo natin, leading people into righteousness. Bringing people into heaven, bringing people into eternal life in heaven. They that win souls is wise. They that saves lives is wise, according to Proverbs 11 verse 30. Sila na nagliligtas ng kaluluwa, sila na nag-aakay ng kaluluwa ay mga matatalino. Ito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan ko, naalisin. Kasi habang tinitingnan yung magandang lalaki sa harapan, lalong umagandang lalaki. Nakanawaan po ba natin? Alagutin mo katabi mo sa magandang lalaki ang tingin. Huwag aalisin. Yan, kasabihin mo rin, huwag matutulog. Don't sleep. Just look to the handsome man of God. Okay. The fruit of the righteous is the tree of life, and the one who is wise saves lives. According to Proverbs 11:30 says, the one who is wise saves lives. Yung daw pong mga matatalinong tao ay nagliligtas ng kaluluwa. Those who are wise, not clever. Those who are wise, those intelligent people, brilliant people. Iba kasi yung clever, cleverness is different from being intelligent. Ano ba ibig sabihin ng clever? Tusok, wais. Nakikinig ako ba tayo? Ayon ni Lord na tayo ay tusok. Ayon ni Lord na tayo ay wais. Ang nais ng Lord tayo ay matalino. Pakisabing matalino. Wala naman nagkasalita. Wise. Matalino. God wants us to be wise. And if we are wise, then we are saving lives for Jesus. We are bringing souls for Jesus. Leading souls to righteousness. Nakikinig pa mo ba tayo?
At ang sabi ng Proverbs 11:13, tingnan natin yung team natin, Sister Els. He, including the woman, the girls, she and he who win souls is wise. Sila na nagliligtas ng kaluluwa ay matalino. Sino yung mga matatalino? Yung maraming ipon? Sino yung matatalino? Yung mga mayayaman ba? Sino ang mga matatalino? Yung mga nagliligtas ng kaluluwa. The wise are those who are not rich according to the Bible. To those who have plenty of savings, but according to the Bible, the wise are the ones who save souls. Amen? Ito ako over dito. Palakpakan nga natin si Lord. Bakit parang powerful voices? Better than voice. Okay lang. Bakit matatalino ang mga nagliligtas ng kaluluwa? Why? The Bible declares that those who win souls is wise or wise. Why? Bakit daw ba sabi ng Biblia na ang mga matatalinong tao ay nagliligtas ng kaluluwa o yung mga nagliligtas ng kaluluwa ay matalino? Bakit daw ba sabi ng Biblia? Number one. Wise because they are obedient to the command of God. No. Those who save lives are wise. Why? Because they are obedient to the command of God. Amen? Ano ba yung utos ng Diyos? Matthew 28:19-20. Therefore, go. Hindi sinabing stay, but go. Don't just stay where you are, but go. Go to your friends. Go to your relatives. Go to your neighbors. Go to the nations of the world and make disciples of all nations, not just the Philippine Islands, but all nations, I tell you, including Germany, including America, including Antarctica, Alaska. Amen. There are people in cold places. May mga tao sa mga matitilim na lugar, mga hindi nasisikat ang gano'n ng araw. May mga tao pa rin doon. Don't just stay in your house. Don't just stay in front of your computer or in front of your laptop. Go, the Bible says. Amen. Sabi mo sa atabi mo, go! Go! The Bible says, go! And make disciples of all the nations. Huwag ang manatili sa kinalalagyan mo. Go! Get out! And evangelize the lost, the Bible says. Amen? And the Bible declares that those who are evangelizing are wise according to the Bible. Because they are obedient to the command of God. Galing ko na mag-interest sa pag-iiba. Parang kahilan lang. Mag-group ako sa subject, Pilipino. Kaya merong ano eh, merong manukala ang DepEd. Aalis siya na raw ang asignaturang Pilipino. Aba, hindi dapat. Kasi marami ng Pilipino. Hindi nga marunong na mag-Pilipino eh, di ba? E tapo ba? Oo. Pero hindi naman talaga ako magaling mag-Ingles at patuloy. Kasi ang paborito kong subject, math. Math means magaling ako sa almusal. Magaling sa almusal, tanghalian at tapunan. Math. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always at the very end of the age. The Bible says, those who are winning souls for Jesus are wise because they are obedient to the will, to the command of God. Nakikinig po ba tayo? So pag naliligtas ka ng kaluluwa, masusunod ka sa Diyos. Tama? Alam mo sa masagot? At sa atin na, pag naliligtas tayo ng kaluluwa, masunod rin tayo sa Diyos. So dapat tayo ay pagligtas ng kaluluwa dahil ang pagligtas ng kaluluwa ay pagiging masunurin sa Diyos. If we are obedient children of God,
then we have to evangelize. We have to win souls for Jesus. The Bible says in John 15 verse 16, if you love me, then obey my command. If you love me, then obey my command, the Bible says. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Ay, at ano ang utos ng Diyos? Therefore, go and make disciples of all the nations. You know, ang mga fraternity ay walang tigil ng pag-recruit. Different fraternities in the Philippine Islands don't stop in recruiting new members. Even the communists are recruiting new members. Even the Satanists. Amen? Even the atheists are recruiting new members. How much more Christians? Amen? That we have to recruit new Christians for Jesus. Amen! Lakpakan natin ang mga eh, yung mga ateista na eh. Yung mga satanista na eh. Satan Church was founded 1969 in California. It was founded by Anton LaVey. Yes. Meron bang church si Satan? Yes, there is. At saan nagsimula ang church ni Satan? Church of Satan was founded 1969 in California. And the song Hotel California. Ang kanta Hotel California ay pumapatungkulpo sa church ni Anton LaVey. You can check out anytime you want, but you can never leave. According to the song Hotel California. Nakikinig ba kayo? Kaya yung kanta Hotel California ay pumapatungkulpo sa church ni Satan. Kalimutan mo katabi mo, sana magandang lalaki ang tingin mo kung aalisin. You can check out, you can check in anytime you want, but you can never leave. Sabi sa kanta. Kaya nung ako'y bata pa, paborito ko yung ikanta ng Igel, yung Hotel California. Ganun. Pero nang naunawaan ko ang tunay na kahulugan, hindi pala. When I was young, Igel is one of my favorite band. And Hotel California is one of my favorite songs. Isa sa mga kanta na paborito ko. But when I do know the real meaning of Hotel California, it's time to give up singing that kind of song. Nakikinig pa rin tayo. Amin mo ba? No? Eh, sabi ng Biblia, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And teaching them to obey everything I have commanded you. Yung mga natutunan nyo rito, ituro nyo rin sa iba. Yung mga nalalaman nyo rito, ituro nyo rin sa iba. Dapat ipagsabi nyo sa iba kung ano natutunan nyo rito. What you have learned from this church, from the Lord, you must teach them also to others. Share them also to others. Amen? Do not be intimidated. Don't be shy. Share the gospel. Preach the gospel. Amen? Freely we receive, freely we give. Amen? Freely we receive, freely we give. Tinanggap natin ng libre, ipamigay din natin ng libre. May tao pa mo ba dito? Kasalita pa ng Diyos, may bayad? Wala. Pinamibigay din natin yan ng walang bayad. Kaya yung mga miyembro ng mga Maranata, mga Fort Watts na nangangaral dyan sa labas at nangihingi ng pera. You know, what they are doing is against the will of God. They are the true disciples of Christ. Those who are preaching and at the same time taking an offering inside the bus, in the market. Nakikinig ako ba tayo? Naunawaan ko ba yung ninyo? Sino pong nakakaunawa? Taas ang man. Those who understand, please raise your hand. Oh, you see, naiintindihan. Naunawaan po ba natin? Kaya number one, sister Elms, wise, according to the Bible, number one,
Because those who are evangelizing the lost are obedient to the command of God. Eh, pag hindi ka nag-evangelize, hindi ka masunurin sa Diyos. Nag-ibig ko po tayo. So mag-evangelize tayo para maging masunurin tayo sa Diyos. Amen. Number two, why wise? Wise because following the footstep of Christ, the example of Christ. Wise dahil sumusunod sa mga yapak ni Kristo, sa mabuting halimbawa ni Kristo. Why wise according to the Bible? Because they are following the footstep of Christ, the good example of Christ. Luke 19:10. Shall we read? For the Son of Man, Jesus, came to seek and save the lost. Take note, seek and save the lost. Ibig sabihin ng seek, find them, look for them. Not just stay where you are. Find them, look for them. Seek and save the lost. Amen. If you are a fisherman, you will look for fish. Hindi ka ba nanatili sa kinalalagyan mo, di ba magigaw yung maging isda? Tama ba? Pupuntahan mo ang dagat, pupuntahan mo ang ilong, maging isda ka. The Bible says, seek them. Seek the lost. Find the lost. Tingnan mo sa mga classmates mo, sino ang hindi paligtas. Tingnan mo sa trabaho niyo, sino ang hindi paligtas. Tingnan mo ang boss mo, ako mo ang customer mo, pasahero mo, driver mo, kung sino ang hindi paligtas. So pag hindi paligtas, iligtas mo. The Bible says, for the Son of Man came to seek. Naintindihan mo yung sabihin ng seek? Hinahanap. Hinahanap talaga. Meron talagang effort. Naghahanap talaga ng hindi ligtas. Tinitingnan sa mga kapitbahay, sino ang hindi ligtas. Tinitingnan sa mga kaibigan, sino ang hindi ligtas. Tinitingnan sa lahat ng iba't ibang uri ng tao, sino ang hindi ligtas. Finding, looking, who are not yet saved. Then, save them, share to them the gospel of Christ. Romans 1:16 says, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation for all the peoples of the earth. Yun ang sabi ng Romans 1:16. Hindi ko kinahihiya ang mabuting kabalita ng kaligtasan ni Kristo. Dahil ito ang kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya walang Kristiyanong mahihiyain. Amen! Alas ang mga sagot. Puro tayong mga hindi mahihiyain. Tapos nagalag yung mga mga kapal ng mukha. We are not sensitive people. We are not onion skin people. Amen? We are courageous. We are bold people. We are man and woman of valor. Amen? Pagpatungkol sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. In obedient to the command of God to share the gospel of Christ. Nakikinig po ko pa tayo. Sino yung mga walang kasintahan? Hindi mo po kapaligang. Sino yung maraming kasintahan? Hindi ang ligaw ng ligaw, maligaw. O, kita mo. Hindi. Nakapagkasama tuloy ako. Kasi pinaligaw sa akin eh. I still. Hindi, chak lang. For the Son of Man came to seek and save the lost. Nakikita ko na makapal ninyo ako. Hinahanap ang hindi sino yung mga hindi paligtas. Nag-e-effort talaga. Kaya hindi ka makapagliligtas talaga eh. Kung hindi ka hahayop. You must be a missionary to your friends. You must be a missionary to your neighbors. You must be a missionary to your relatives. Misan, di pa naman kinakailangan mag-travel mo sa malayong lugar eh. Para ka maging missionary. Tingnan mo lang sa paligid mo kung sino yung mga hindi paligtas eh. Amen? Then say that, no need to travel in the far places. Just look around and see who are not yet saved.
then set them to the power of the Holy Spirit. Naunawaan po ba natin? May nangangunawa mga pito malapang hapo ng malakas. Pagkasana na, King, to sit and sit with us. Guhitan mo yan, oh. Underline this word in your Bible. Sit and save the lost. Who are the lost? Those who will go to hell after their life here on earth. They are the lost. The Bible says, seek and save the lost. Another verse. Answer that. Jesus went through all the towns. Jesus went through all, say it all, the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Alam mo, hindi tumigil si Jesus. When Jesus became man, He never stopped proclaiming the kingdom of God. He never stopped preaching the gospel of Christ. He never stopped healing every disease and sickness. Wala siyang tigil ng pagliligtas. Amen. Pakisabi, walang tigil. He never stopped preaching the gospel of Christ. Dapat hindi rin tayo tumigil. The Bible says, occupy me like him. What does it mean? Continue your life here on earth as a mother, as a father, as a student, as an employee, but at the same time, you have a duty as a Christian to evangelize the lost. Naunawaan mo ba natin? Ituloy mo ang pagiging estudyante. Ituloy mo ang pagiging empleyado mo, ang pagiging asawa mo, anak mo. Pero dapat pag makalimutan yung haba, meron at pag-ulit. Pag-ulit na iligtas ang mga hindi pa ligtas. Amin po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, may pag-ulit tayo. We have a duty to save the lost. Amen. Jesus went through all the towns. Si Jesus ba na natili sa bahay niya? Did Jesus stay in his house? No. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. I want to tell you that kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, healing will manifest. Miracle will take place. Kasama yan eh. Nagigiling pa ko ba tayo? Kaya nga full gospel eh. Pakisabi full gospel. Pag tinanong born again ka ba? Oo, ano nga siya born again full gospel? Ano yung sabihin ng full gospel? We believe that God heals. Amen. God saves and God heals. And God performs miracles. We proclaim the full gospel of Christ, not the half gospel. We belong to the apostolic people. We believe in signs, wonders, and miracles. We believe that prophets still do exist today. Apostles exist today. Amen po ba? Evangelists, pastors, teachers are still exist today. You know, religions change the structure of the church. Pinagitan ng relihiyon ang istruktura ng church. Naglagay sila ng kung ano ang pangalan ng kanilang mga leader. But according to the Bible, the heads of the church are the apostles. The prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers, these are the heads of the church. Nakikinig ko ba tayo? The religion changed the structure of the church. But according to the Bible, the heads of the church, the true church of Jesus Christ, are the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers, according to Ephesians 4:11. Write it down. Ephesians 4:11. Ephesians 4:11 says, and Jesus gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors, and some to be teachers. And their assistants are called deacons and deaconess. Nagiginig ako ba tayo? Yung mga assistant ng mga pastor, evangelista, guru, apostol, propeta, ang tawag sa kanila ng Japono, Japonesa.
Ito yung pagbabalikan ng Bible. Pagsusundin mo yung sinasabi ng Bible. Pag sinasabi mo yung susundin ng religion, siyempre, ipatiba ang pangalan ng mga pinuno nila. Kasi may kanya-kanyang pangalan ng mga pinuno nila. Diba? Pero pag ang Bible lang susundin mo, siyempre, susundin mo yung sinasabi ng Biblia, apostoles, propeta, ebanghelista, pastor, kulong, so susundin mo. If you will obey the structure of religion, then you will obey kung ano-ano mga pangalada. Yung kanilang religion, yung hex na kanilang religion. But if you will follow and obey the teachings of Christ, the command of Christ, the hands of the true church are the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Nakikinig pa ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. The apostles governed the church. Write it down. The apostles governed the church. Ang mga apostoles pinamamahalaan ng iglesia. The prophets guide the church. Ang mga propeta ginigiyahan, ginagabayan ang church. Again, the apostles governed the church. The prophets guide the church. The evangelists gather the church. Ang mga evangelista iniipon, tinitipon ng iglesia. Huwag niya kunti na, alam mo, wapo ako, sumulat ka. Lista. And secondly, another thing, the teachers ground the church. And the pastors guard the church of the blacks. Nakikinig ako ba tayo? Sulat mo, makakalimutan mo yan. Pagdating ng exam, malilimutan mo yan. Kailangan sinusulat mo. Pag-uwi mo ng bahay, i-review mo yan. Yung mga tumataas ang grade sa eskwelahan, yung paggagaling na eskwelahan, di ba? Yung mga handouts. Pag-uwi ng bahay, i-review, tumataas ang grades niya. Pero paggaling na eskwelahan, yung mga notebook, yung mga libro, sa may haggis, sa may hamak ng computer, mababa pa grades niya. Dahil hindi pa mo ba tayo. Pero pag-uwi ng bahay, nagpapahinga, nag-FDFD muna. Pero maya-maya, ahawakan yung mga notebook, mga libro, magre-review, tumataas ang grades niyan. Amen! Kukunti naman yung nag-aamin. I'm not saying na huwag kang mag-FB, huwag kang mag-laptop, huwag kang mag-iPad. It's part of life. But when we were young, there's no internet. We play piko. We play taguan, hide and seek. We play patintero. We play bahay-bahaya.